tayo. Tayo po ay tumayo, mga kapatid. At dahil natin ang presensya ng Panginoon,
Ang sabi nga dito sa 1, versikulo 14, chapter 14, versikulo 17, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita at nakikilala ng sanlibutan. Ngunit, nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay sa inyo at siya ay mananatiling sa inyo. Kaya mapalad tayo mga kapatid dahil andito tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon. At mapalad tayo dahil tayo ay nakakilala sa Panginoon mga kapatid. Mapalad tayo dahil andito tayo at makakaranas na naman tayo, makaparinig at makakareceive tayo ng Holy Spirit ng Panginoon. Bago ang lahat mga kapatid, tayo ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Lord Jesus. We thank you, Lord. We thank you. We thank you, Lord. Sa umagang ito, na napakapalad po namin dahil andito po kami ngayon sa bahay, sa umbahan, Lord Jesus. Lord, hinihiling ko po, Lord Jesus, na buhusan mo po kami ng iyong banal na Espiritu, Lord Jesus. Nang sa ganun po, Lord Jesus, aami pong madama ang kalakasan. At ang lahat po ng panghihina namin ay ma-recharge po. At Lord, hinihiling ko lang, pag-recharge namin ito ay nanggagaling sa iyo lamang o Panginoon, Lord. Dahil ikaw po ang aming hininga, Lord Jesus. Maraming maraming salamat po, Lord Jesus, dahil andyan ka na walang sawang gumagabay sa amin, Lord Jesus, Lord. Sa mga kapatid ko po, Lord, na wala dito, Lord. Inatan ko po sila, Lord. At ganun din po, Lord, sa mga mahal namin sa Pilipinas, Lord, na sa bawat pamilya, Lord, na malayo po sa amin, Lord. Lord, ikaw po ang mag-ingat sa kanila. Ikaw po ang mag-touch sa kanilang puso rin po, Lord Jesus, na ang oras nito, ang araw nito ay para sa iyo, Lord Jesus. Nang sa ganun po, magkaroon din po sila ng oras para sa iyo, O God. Lord, patuloy po, Lord Jesus, sa gawain na to, Lord. Hinihiling ko po, Lord Jesus, na basbasan mo po kami, Lord, simula umpisa hanggang matapos po, Lord Jesus, itong gawain namin, Lord. Lord, wala po kami ibang itataas, kundi yung ngalan lamang at ikaw lamang po ang nag-iisa, Ama, na aming pagpupurihan, O God, na aming Ama na nag-iisang Ama at Lord the Lord at ang aming Ama na nag-iisa sa aming buhay, Lord Jesus. Lord, hinihiling ko po, Lord Jesus, na oras ko, Lord Jesus, sa tatayo dito sa harapan, Lord Jesus, na kami po mga praise and worship leader, Lord, sa aming mga kapatid na nandito, Lord Jesus, pour out your Holy Spirit to them, O God. Lord, ganun din po kay Pastora May, Lord Jesus, na magbibigay at maghahatid po ng iyong salita, Lord Jesus. Lord, magtago ka po sa likuran niya, O Lord. Nawala lang po ang iyong salita, Lord, ang aming maririnig, Lord Jesus. At sa ganun po, Lord Jesus, ito po ay tumingin mo sa aming puso't isipan, Lord Jesus. Nang sa ganun po sa bawat araw-araw po na aming mga gawain na aming may sa buhay, O God. Lord, maraming salamat po, Lord Jesus, sa oras ko, Lord Jesus. Wala po kami ibang itataas, Lord, kundi ikaw lamang po, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord Jesus. Ito lamang po at wala lang iba, Lord Jesus. Jesus name, amen and amen. 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 Pagpalakpakan ang isang Lord. Tayo ay umawit. Tayo ay pumasok sa kanyang templo at pasalamatan siya. At pamurihan siya, pasalamatan siya. I love you, Holy Spirit. You're God to live in my soul.
Lord.
Salamat, O God, sa paggabay sa bawat isa sa amin, sa aming pamilya sa Pilipinas, O God, at sa mga namumuno, Panginoon, na pinagkaloob mong maging leader sa bawat isa sa amin, O God. Lord, sa aming pagpapatuloy ng aming servisyo ngayong hapon na ito, Panginoon, dinadasal ko, O God, napakalinisan mo, Panginoon, ang lugar na ito. Hallelujah! Hallelujah! Rebuke the Holy Spirit and fill this room with your Holy Spirit, in Jesus' name. Tanggalin mo, Panginoon, ang mga bumabagabag sa aming puso at isipan, O God. Tanggalin mo, O God, ang mga naghahadlang upang purihin ka, upang pasalamatan ka, Panginoon. Hayaan mo, O God, na bumuka ang aming puso at isipan, ang aming bunga, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo, pagpapasalamat sa iyo, at pagtataas ng iyong pangalan ngayong hapon na ito, O God. Lord, kung ano man, Panginoon, ang aming pagkukulang sa iyo, ang aming pagkakasala, O God, I am praying that forgive us. Amen, Lord. Teach us to forgive each other. Lord, patawarin mo ang aming pagkukulang. Minsan kami nakakalimot sa iyo, Panginoon. Ipaalala mo, Panginoon, sa amin na ikaw ay Diyos. Ang kataas-taas ang Panginoon sa mundong ito, Panginoon. Ipaalala mo na ngayong anak na si Jesus na siya nagtuturo ng mga kapatawaran, nagtuturo, Panginoon, ng kabutihan, righteousness, and obedience sa bawat isa sa amin, O God. Teach us to follow you. Teach us to obey you. Teach us to listen to you. And most importantly, O God, teach us to love each other just like how much you love us, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, magandang hapon, mga kapatid. Tayo muna ay mag-focus na sa ating pagtibayong pagpupuri pa at pag-iginig sa salita ng Diyos. Tayo, mga kapatid, ay tumayo upang tanggapin ang teksto ngayong hapon. Sa aklat ni Ephesians, latingin natin, mga kapatid, Ephesians chapter 3 verse 16, sabi niya dito, He blessed us with all His spiritual blessings in heavenly places. And in ages to come, He will pour out His grace in His kindness toward us. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto
teksto na aming pagbubulay-bulayan, O God, ngayong hapon na ito, Panginoon. Muli, dinadasal ko, Panginoon, na tanggalin mo ang mga bumabagabag sa aming puso't isipan, Panginoon, upang bukal sa amin ang pagtanggap ng iyong mga salita, O God. Amen. Lord, may the words that come out of my mouth comes from you, O God. May the words that be tattooed in our heart comes from you and you alone. And this is all I pray in Jesus' name. Amen. 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 Na blessed ba tayo sa ating praise and worship? Amen. Amen. And I am truly blessed na kasama natin, mga kapatid na mga kapatiran natin, bago ko ipagpatuloy, bago ko umpisaan ang pag-share ng mensahe ngayong hapon na ito, maaari bang kalabitin ninyo ay na mga katabi at i-share ang kapayapaan. Dahil mas maganda na punong-puno tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Oh, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you in the love of the Lord. Amen, di ba? Amen. Mas maganda yung ang gandang tumanggap sa salita ng Diyos kung tayo ay nakangiti. Di ba? At nararamdaman natin ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Okay? Ang ating pagbulay-bulayan ngayong hapon na ito is about church renewal. Ang pagre-renewal ng ating angbong kapatiran. Ano nga ba ang ibig sabihin? Ano, bakit nga ba kailangan nating marinig kung bakit kailangan natin magkaroon ng church renewal? There are people inside the church, no, who claim that it's more important to show love to people than to teach doctrine. Diba? Minsan sabihin natin, mahal ko naman si kapatid na ganito, mahal ko naman siya. So okay lang. Okay lang kay Lord, di ba? Turo ng Panginoon, you have to love each other. Pero importante din na kailangan natin pag-aralan ng doktrina. Kahit pa marunong tayo magmahal kung hindi natin alam ang mga salita ng Diyos, baka ibang pagmamahal yan ipinagkakaloob sa kapwa. So, we have to, in addition to know how to love each other, we have to know the truly, the Word of God. No? That kind of unbiblical thinking, minsan, yung unbiblical thinking, yung pagmamahal na, yung iba kasi, ibang klase ng pagmamahal, mayroong malinis na pagmamahal, at may karumihang pagmamahal. So, napaka-unbiblical yan. Pero tayo, bilang mga Kristiyano, people can attempt, no, na mag-attempt yung mga tao na magmahal na higit pa sa kung alam, sa kung anong klaseng pagmamahal meron tayo. Pero sa loob ng church, alam natin ang pagmamahal na pinagkakaloob natin sa ibang tao ay nanggaling sa Diyos. Amen. Ang pagmamahal na ito ay napag-aralan natin because we are listening to the teachings of His Son, Jesus Christ. And we are basing to the doctrine. Kaya nga tayo pumapasok sa loob ng church because we are listening, we are learning the doctrine of God Himself. If that happens, sabi niya dito, sabi sa Ephesians chapter 4 verse 23, be renewed in spirit of your mind. Be renewed in spirit of your mind. Kung dati marunong nang tayo magmahal dahil yun ang nararamdaman natin, kailangan marunong tayong magmahal na kasama yung renewal of mind. Kung dati nagmamahal tayo dahil, uy, crush natin yung ganito, si ganito kasi gwapo, maganda. Yun lang yung basehan natin kung paano tayo magmahal. Now, we are learning to love each other or one another because
we are looking at that, nag-set ng example ang Panginoon ng tunay na pagmamahal. That we are not looking not just in physical, but we are looking kung ano yung nasa loob ng isang tao. Ang pagmamahal ng Diyos, nararamdaman sa loob ng church because we are, ano yung, saan tayo nakafocus? We are focusing on the love of God. And how are we going to feel that love of God? Through understanding the doctrine that He has already given to us. Paano? Ano yung magiging source ng renewal sa loob ng church? Church renewal occurs when people's mind are renewed by God's word. Ang pagkakaroon ng renewal sa loob sa atin, sa congregation, ay ina-accept natin yung pagre-review ng Panginoon sa atin. Ina-accept natin yung pagsasabi ng Panginoon sa iyo, kapatid, whatever love you are experiencing right now, anak, whatever love you are experiencing right now, maybe that's not the right love that you are supposed to give. Maybe, sabi ng Panginoon, you have to renew it. In order for you to renew your love, you have to renew your mindset. Kasi ano ang naman ng mindset mo nun? Gusto ko magkaroon ng pagmamahal na gusto ko magka-forever ako. Nag-set ka ng sarili mong standard. Gusto ko pag ako nagmahal sa pamilya ko, I have my own standard. Pero, isipin natin, when you are renewed in mind, ang Panginoon ang magsaset ng standard para sa atin. Whatever standard you are creating yourself, ihihikitan pa yan ng Panginoon. Amen. Why? Because He will teach you how to renew your mindset. He will teach you how to renew your expectation. And in order for us to have that renewed mindset, renewed church, we need resources. Number one, spiritual blessing in Christ. We need that spiritual blessing in Christ. Sabi niya sa Ephesians chapter 1 verse 17, when Paul prayed that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation. Take note. Give you the wisdom and revelation. In the knowledge of Him, the eyes of your understanding be enlightened. God knows the heart of renewal is to know His truth. Diba? Kapag meron tayo, pag tayo ay pumapasok or lumalabas sa loob ng church, dapat we are already renewed. We already have that spiritual blessings na nanggaling sa Panginoon. Hindi nanggaling sa ibang tao, hindi nanggaling kay pastor, nanggaling kay sister, nanggaling kay brother, nanggaling sa kahit kanina, kundi nanggaling lang mismo sa Panginoon. Mm-hmm. The Spirit is the guarantee that we shall receive what God has promised. No? He had promised His people the complete freedom to those who are His own. Itong spiritong ito na sinasabi ko, renewal spirit or the spirit blessing from Christ is nandun yung kababaang loob. No, wala yung pridefulness, wala yung boastfulness, wala yung blame sa ibang tao. Kundi ang nasa iyo lang is yung banal na espiritu na nagpaparamdam sa iyo ng wagas na pagmamahal at you do not need to expect anything. Mm-hmm. Hindi ka na nagugulumihan sa iyong buhay because you are praying for wisdom, you are praying for revelations, you are praying for knowledge. If you are praying for all of that, you do not need to worry about your future. You do not need to worry about what is happening tomorrow. You do not need to worry about what is happening or what had happened yesterday. Because you have that spiritual renewal in you. Nabago yung pananaw mo sa buhay mo. Nababago yung pananaw natin sa mga bagay-bagay na hindi natin naiintindihan. Why? Because we are focusing on the knowledge that God has given us. When Paul prayed, he prayed like this, that the God, our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you spirit of wisdom.
If Paul prayed for that, we can also pray for it. Kung minsan, di ba, may mga kailangan tayong mga desisyon na kailangan natin gawin. Magdesisyon tayo sa buhay ng pamilya natin, most especially, dahil napakahalaga ng pamilya natin. We have to make a certain decision that it would affect not just you, your husband, or your children, but the whole circle of your family. How are you able to create a right decision if you are in turmoil? If you are in turmoil of because mas matimbang yung feelings mo kesa sa yung kalinawan ng isip mo. Kaya minsan, nakakapag-desisyon tayo that by the end of the day, napagsisisihan natin. Because ano ang nanay doon? Ang emosyon natin. But if we are praying for that wisdom and knowledge, we are praying for that peacefulness na ipagkakaloob ng Panang Espiritu sa atin, mas magiging maliwanag, mas magiging clear yung pagkakaintindi natin sa mga bagay-bagay. Magkakaroon tayo ng mas matibay na desisyon na alam natin na makakatulong, hindi makakasira sa pamilya natin. Or kahit pa sa pagkakaibigan, or kahit sa anong bagay sa buhay natin. If you have that spiritual blessing. But if you don't have that spiritual blessing from God, tingnan mo to kapatid. I-test mo yung sarili mo. If you don't have that spiritual blessings, by the end of the day, magsisisi ka, bakit ko ginawa yun? Bakit kailangan mangyari yun? Why? Because you make that decision when you are fully emotional. You are immersed into your own emotion. Hindi mo hinayaan ng Panginoon so, na magbigay ng an idea, ng understanding para sa iyo. Ganon din sa loob ng church. Sometimes, aminin natin, tinatama tayo pumunta sa church. Nakakapagod pa. Doon na lang lagi tayo, nakakulong lang sa kwarto. Gusto kong magliwaliw, gusto kong magbago yung environment, no? Gusto kong magtingin-tingin man lang sa paligid, hindi lang yung mukha ni kapatid mo, nakikita mo mukha ni pastor, mukha ni ano. Diba? Minsan ganun eh. Kailangan natin mag-alone time. Kailangan natin makakita ng ibang tao. Ibang mukha. Para mag-cheer up tayo, tapos babalik tayo sa church. Diba? Kailangan natin yun. I understand that. Because I myself felt the same way. Pero sabi ng Panginoon, the source of renewal, sometimes you can find it inside the church. Why? Pumunta ka nga sa ibang lugar, nagsaya ka, nakita mo, mga ang ganda ng paligid. Ganito, ganyan. Ang ganda ng nakita mo. Ang ganda ng mga nakasama mo, nag-enjoy ka. Pag uwi mo sa bahay, babalik na yun yung problema mo. But if you are, kung inuna mo ang Panginoon sa buhay mo, inuna mo ang Panginoon sa kakalalabas, mas maganda ang pakiramdam mo. Because you have that feeling that well, even if you are outside, you know that God will provide something for you na yung pinag-worry mo magkakaroon ng solusyon. Because inuna mo ang Panginoon. Pero kung inuna mo yung sarili mo, by the end of the day, ikaw mamurong-problema ka pa rin sa problema mo. Why? Because you didn't ask for renewal from God. You didn't ask for guidance from God. Kaya ina-advise ko mga kapatid, sa bawat oras, sa bawat araw sa buhay natin, unahin natin ang Panginoon. Unahin at unahin natin ang Panginoon. Number two, prayer for guidance in unity and implementation of studying the doctrine. Prayer. No? Sabi na sa Philippians 1 verse 9 to 10, Paul prayed that your love may abound yet more and more knowledge in all judgment, that ye may approve things that are excellent,
We need to know the doctrine and theology of our love will be blessed that God's love, which is discerning and knowledgeable. Magkarugtong pa rin, discerning and knowledgeable. Ano ang ibig sabihin ng discerning? Nahimay-himay niya yung mga instances, mga ano sa buhay natin. So that, as we grow deeper into the knowledge of the doctrine of God, we will be that camaraderie. Habang tayo na patuloy na inaaral natin yung salita ng Diyos, sama-sama tayo, we have that unity na sama-sama tayo mga kapatid sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Nabibuild yung camaraderie. Ano ba ang camaraderie? Diba sa mga sundalo may camaraderie? Pero, ano yung sa sundalo, diba? Walang iwanan. Ganon din tayo. We build that unity inside the church and outside the church. We have that merong pag-aalala sa'yo. Kung nasaan ka, hindi ka naman makita, may mag-aalala sa'yo. Kung meron kang problema, may dadamay sa'yo. Kung meron kang kailangan mo ng peace of mind, merong tutulong sa'yo. Kung kailangan mo ng makakausap, meron kang malalapitan. Why? Because inside the church, while we are sitting here, we are creating that camaraderie. Because we are soldiers of God. Amen. We are building that unity. So, while we are building that unity, we are also building that knowledge, na mas nagiging deep yung knowledge natin sa Panginoon. We are building that theology of love na sinabi ko kanina. We are building that discerning and knowledgeable soldier of God. Na kahit sino, kasang, saan laban tayo, dalhin ng Panginoon, kasama-kasama natin ang bala natin. Ano yung bala natin? Mga salita ng Diyos. Yun ang magiging bala natin. Yun ang magiging kalasag natin. Yun ang magiging, anong tawag doon? Yung vest natin, hindi, yung shield natin, yun ang magiging armor natin. Mga katuruan ng Diyos. Na kahit saan tayong dalhin, nandun yung knowledge natin that even if we itapon tayo sa lugar kung saan maraming mga tukso, ano ang magiging kalasag natin? Paalala ng Diyos. Kahit itapon tayo sa saamang lugar dito sa Singapore, ano magiging kasama natin? Salita ng Diyos. How are we able to do that? Because we are here now, we are listening and we are gaining more knowledge sa mga doktrina ng Panginoon. Number 3, the prayer of thanksgiving. If we have that prayer of thanksgiving, kahit sa kaliit-liit ang bagay, kung meron tayong prayer of thanksgiving sa loob ng church. Ang sabi niya dito sa Colossians 1:10, pakibuklat mga kapatid, Paul again prayed that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Being fruitful. Now, being thankful. Being increasing in the knowledge. Yung pagiging thankful mindset natin na yun bang we live to please the Lord, how are we to do that if we are not being thankful in everything that God has given us and given the church? No, paano tayo magkakaroon ng thankful heart kung hindi natin na-appreciate yung mga blessings na pinagkaloob ng Panginoon sa atin? How are we being thankful if we do not appreciate even the smallest thing that you are receiving in your life? Diba mas maganda na tayo nga kapag nagbibigay tayo sa ibang tao, kapag na-appreciate yung mga binibigay natin, ang ganda ka sa kalooban. Diba? Ang ganda sa kalooban nun. How much more sa Panginoon? Even if yung kahit kaliit-liit ang bagay na nakikita natin sa paligid natin, nagiging thankful tayo, nagiging appreciative tayo. Ang gandang pakiramdam sa Panginoon yan. Bakit kailangan natin maging thankful? So that if we are thankful, if we are being thankful,
nagkakaroon tayo ng mindset na hindi tayo boastful, hindi tayo greedy. If we are being thankful, we don't have that greedy feeling. If we are being thankful, we don't have that greedy mindset. Bakit nakakatakot magkaroon ng unthankfulness sa buhay natin? Bakit nakakatakot? Because we have that greediness na kailangan magkaroon ako ng ganito, magkaroon ako ng ganyan, yung mindset mo na babago. Ang mindset natin, ano na ang ina-aim? To please yourself, hindi na to please God. But if you have that thankful heart, if you have that thankful mindset, anong ina-aim natin? Ina-aim natin? Ina-aim natin na ma-please ang Panginoon. Ano nga ba ang gusto ng Panginoon sa atin? Ang gusto ng Panginoon sa atin is to please Him. Napakasimple, hindi natin kailangan bilhan ng mga bagay-bagay ang Panginoon. There's only one way to please Him. That is to appreciate the blessings that He has given us. Amen. How are we going to be thankful if, how are we going to be fruitful? Excuse me. How are we going to be fruitful if we are not being thankful? Paano ka magiging fruitful sa buhay mo kung lagi mo na lang hinahabol is yung mapasaya yung sarili mo? Paano ka magiging fruitful sa ibang tao kung yung sarili mo hindi mo napapasaya? Paano mo mapapasaya yung sarili mo kung hindi ka naman nagiging thankful sa mga nare-receive mo? Kasi, ano, bakit ka hindi nagiging thankful? Kasi para sa iyo, kulang pa. Hindi ka pa kontento. You are not contented in your life. You want to have more and more and more for yourself without giving back sa mga nanggaling, sa kung sino ang nagbigay niyan sa iyo. The source of renewal inside the church is being renewed in life. Renewed in life. Being renewed, number four. Being renewed in life. There is more racism. Sabi niya dito, Paul said, but none put on the new man. Sabi niya, put on the new man that is renewed in knowledge after the image of him that created him. Magkaroon tayo ng panibagong buhay. Put on the new man that is renewed in knowledge after the image of him that created him. Saan nga ba nanggaling ang tao? Paano nga ba hinubog ang tao? Diba sabi niya, hubugin natin ang tao na kawangis natin, sabi ng Panginoon. So, we are being created in the image of Him. Gaano nga ba? Ano nga ba ang characteristics ng Panginoon? Ano nga ba ang personality ng Panginoon? Kaya ba natin maging kagaya niya, maging kawangis niya sa pamumuhay natin sa mundong ito? Sometimes we have doubts. Because we don't have that ability to follow every instructions that God has given us. Kasi minsan, kapag hindi tayo renewed in the spirit and in the mind and in our source of life, minsan, nas nananaig yung, syempre, tao tayo, normal lang yun. Diba? Nandun yung mindset na, tao lang ako. We cannot always be righteous kasi may mga pangangailangan tayo bilang tao, naiintindihan ko yan. Kasi ako minsan, ganun din. Mas nananay yung kagustuhan ko kasi tao lang ako eh, hindi ako Diyos. But ano ang gusto, anong sabi niya, anong gustong iparating sa atin ng Panginoon? We have to live according to Him. According to His Son, Jesus Christ. We need to know that when we are a new man, we should have that renewed knowledge kung ano yung tama at mali. Hindi yung alam na natin mali, ginagawa pa rin natin. But if we are living just like how we are being molded, marunong tayong mag-discern kung ano yung tama at mali, at marunong tayong tumanggi. Marunong tayong tumanggi sa mga temptations na pumapasok sa buhay natin.
Number five, you have that growing in spiritual life. Growing in spiritual life. In 2 Peter chapter 3, verse 18, sabi niya dito, Peter said, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. We need to know the Word of God. We should hunger for it and we should search for it as if it was a treasure to be found. Yun bang lagi tayong gutom sa salita ng Diyos? Kailangan lagi tayong gutom sa pagpakain ng Panginoon sa atin. Kasi sa buhay natin, hindi lang pagkain physical ang kailangan natin. Kailangan din natin pakainin ang spiritual life natin. Kailangan lagi tayong gutom sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, yun yung pinapakain natin sa ating spiritual life. When you are inside the church and yet you are not hungry, ibig sabihin, hindi bukal yung loob mong pumasok sa church. Why? Because you are not hungry to feed your spiritual life. Nandito ka sa loob ng church kasi nandito yung kakilala mo. Nandito ka sa loob ng church. Why? Because you got nowhere to go. Pero kung pumasok ka sa loob ng church, you have that renewal life, renewal spirit, na ang purpose mo lang is to feed your spiritual life. Yun lang ang kailangan mong gawin. Nakaready ka na pakainin yung buhay mo. Nakaready ka na i-accept kahit pabukal sa loob mo yung mga salita na ipaparinig sa iyo, ipapakain sa iyo ng Diyos, ready ka na accepting yan. Kahit nire-rebuke na yung gusto mong mangyari sa buhay mo, kung nire-rebuke ng Panginoon yung mindset mo, ready ka na i-accept yan. Kasi kailangan mong i-nourish yung spiritual life mo. You have that growing spiritual life. Habang tayo tumatanda, nag-grow din yung spiritual life natin. In order for us to have a very healthy spiritual life, kailangan natin pakainin. Puspusan mo ng nutrients yung spiritual life mo. In what way? In how are we going to pour out the nutrients na kailangan ng spiritual life natin? To receive the Word of God. Hindi lang to receive, but to share. Kasi hindi mo pwedeng sarilinin yung mga salita ng Diyos. Kailangan mo din i-share yan sa ibang tao para man-nourish din yung spiritual life nila. Nandito tayo ngayon sa loob ng church, tayo yung magiging source ng vitamin na ipagkakalob ng Panginoon sa atin. Ngayon, i-share natin yan in order for us to do the purpose. Ano nga ba ang purpose natin sa mundong ito? Our purpose is to be the soldier of God. And our purpose is just soldier na hindi barilin ng ibang tao, kundi ipakalat ang salita ng Diyos. That is our purpose. And paano tayo mapapakalat ng salita ng Diyos kung tayo mismo hindi natin alam ang salita ng Diyos? Kung tayo mismo hindi natin na hindi tayo puspus sa salita at katuruan ng Diyos. Growing in grace. You have, as a Christian, we ought to grow in grace, not in disgrace. Bilang mga Kristiyano, kailangan nating mamuhay na makikita yung example ng pagiging Kristiyano sa atin. Hindi yung Kristiyano ka nga, pero disgrace yung pinapakita mo sa ibang tao. Hindi lang sa ibang tao, most importantly sa mata ng Diyos. Matatawag kang Kristiyano, pero katiwalian ang ginagawa mo. So, ano ba yun? Opposite sa gustong mangyari ng Panginoon. So, if we are growing in grace and in the knowledge of our Lord, we need to know the Word of God. That is why we are inside the church right now. To renew our spiritual life. Sabi ko kanina, you have to always be hungry. You have to always be hungry in order for you to be fed by the Word of God. Kasi kung hindi ka gutom, no, hindi ka gutom, tayo nga pag nagugutom tayo sa pagkain, di ba? Kailangan
kain tayo agad kasi may hilo tayo. Imagine natin ang spiritual life natin, laging gutom yan. Kung hindi mo pinapakain, magiging malnourished yan. Ano mangyayari sa spiritual life natin pag hindi natin pinakain? Mararamdaman ng physical body natin. Magiging depressed tayo, magiging turmoil yung mindset natin, magiging unclear yung decision making natin sa buhay natin. Number six, spiritually mature to teach others. Now, sabi niya dito sa Colossians 1 verse 28, Paul wanted everyone to be mature and complete. He described the ministry this way, warning every man and teaching every man in all wisdom that we may present every man perfect in Christ Jesus. We may present. Ibig sabihin, pagdating ng Panginoong Hesukristo sa susunod, may mga maipepresenta natin ang sarili natin, hindi lang sarili natin, kundi ang mga na-evangelize natin. That you are an instrument. Because you are already spiritually matured, na alam mo na kung paano i-discern yung mga gustong ipahiwatig sa iyo ng Panginoon. At ma-share mo ito sa ibang tao. When you are spiritually matured, meron ka ng kakayahang magturo sa ibang tao. But if you are not spiritually matured, anong mangyayari? Yung ministry natin, parang wala lang. Itong ministry na meron tayo, may ko-consider as a child. Because we're still growing, even though ilang taon na ang ating ministry. Why we're still growing? Kasi the member comes and goes. And we have this purpose na yung mga bagong membro, kailangan pakainin natin ng pakainin na salita ng Diyos. And how in order for us to feed the newborns sa loob ng church, kailangan tayo mismo spiritually mature. Hindi lang si brother, si sister, si ganito ang spiritually mature. Once you're inside the church, you receive the word of God, you are already spiritually growing. So hindi lang pwedeng spiritually growing ka lang all the time. Ano yan, hindi ka na lang tumatanda. Receive ka lang ng receive ng katuruan, hindi pumapasok sa isip mo yung mga tinuturo ng Diyos, nakakalimutan mo. Para kang yung baby na pinapakain ng pinakakain, tapos lumaki na yung baby, pinapadede pa rin. Willing pa kayong ganun ang tawag sa inyo. If you are feeding words of God, slowly but surely, you receive that and you implemented that and you share that word of God na na-receive mo sa loob ng church. As you grow older, spiritual life mo, nag-grow old ka din, nagiging mature ka din, ready ka na, hindi ka nakakabahan na makipag-usap sa ibang tao. Because you are using yourself as a living example. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa, nagiging example ka na ng pag-evangelize, pag-share ng doctrine. And the last instruction, number 7, ito na, pang-last na to. The last instruction. All scripture is given by inspiration of God, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. You need to know God's word if you are to do all good works. You need to know God's word if you are to do all God and good work. Kailangan matuto tayo. Hindi lang tayo matuto, kundi i-implement natin sa sarili natin. I-implement muna natin sa sarili natin bago natin i-share sa ibang tao. Kailangan mapuspusan ka ng mapuspusan ng salita ng Panginoon upang pagharap mo sa ibang tao, questionin ka man, tanungin ka man ng mga bagay-bagay,
patungkol sa salita ng Diyos na karede ka. That when you come inside the church, you receive the word of God, you go out, ready ka na humarap sa ibang tao. You are spiritually mature, you are full of thanksgiving in your heart, you don't have doubts, punong-puno ka ng blessings, you know how to appreciate everything, you know how to guide anyone, even yourself, how to study the doctrine, how to implement the doctrine, how to be a true living example of the teaching that Jesus Christ has shared for us. Ano ang magiging state ng church natin kung lahat ng sinabi ko na nandun inaasa sarili natin? If inside you know yourself more than I do, diba? Mas kilala mo ang sarili mo kaysa sa ibang tao. So, you know whether you are spiritually blessed, you know whether you are already united inside the church and you are included to the camaraderie of the soldier of God. You know whether you are being renewed in life. You know whether you are spiritually matured, that you are able to teach anyone the word of God. Even the life that you have now, pwede mong gamitin bilang inspirasyon para mag-share ka ng word of God. Nakaredy ka na i-share yung talambuhay mo bilang patotoo, bilang witness patotoo ng kung gaano kabuti ang Panginoon. Kapag meron ganyan, ang state ng church is kay bata pa ang church, kay matagal na ang church. Kapag nandun yung mindset ng bawat miyembro na ang loob ng church ay punong-puno ng spiritual blessing. Kasi wala yung disbandment, wala yung doubts, wala yung dishonesty sa bawat isa. Naka-ready ka to share your spiritual life to others. Naka-ready ka na tulungan yung kapwa mong Kristiyano kahit pa hindi mo ka congregation, kahit pa sino, naka-ready kang gawin yan. Because why? Because you have come to the church that is fully renewed mind na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. You can't live without the framework of the church of the Lord Jesus Christ and walk worthy unless you know the standard. And how are you going to know the standard? By evaluating yourself, yung mga diniskas ko kanina. Kung nakapasok ka na doon, ibig sabihin, pasok ka na sa standard. Ibig sabihin, naandun na yung, alam mo na yung salita ng Diyos, nafe-feel mo na that yung, even if you are lack of something, you are fully immersed into more than enough na blessing ng Panginoon sa iyo. Even if you are lack in your financial freedom, even if you are lack in your emotional freedom, even if you are lack into your physical, kapag ka alam mo kung ano yung standard na pinagkaloob sa iyo ng Diyos, sasabihin mo, I am more than enough. Sasabihin mo yan, I am more than enough and I am grateful. I know how to be grateful and I am spiritually strong. Amen. And as a newborn babe, no, tayo minsan, yung mga kapatiran natin na even though they are Christians, they are not knowledgeable. Tayo lahat tayo, hindi pa tayo ano, kahit marunong kang, kahit alam mo yung lahat ng salita ng Diyos sa loob ng Bible, kung hindi mo naiintindihan yung gusto mo, ipaintindi sa'yo ng Panginoon, you are considered as a baby. So, if as a newborn babe, you desire a pure milk of the Word,
as a newborn babe, kahit pa-memorize mo yung bawat salita sa Biblia, dapat nandun pa rin yung desire mo, nandun pa rin yung aim, hungriness mo, na mapuspos ka ng biyaya ng Diyos. Mapuspos ka ng katuruan ng Diyos. Kahit pa sabihin natin, alam mo ang John 3.16, memoryado ang John 3.16. Kung hindi mo naiintindihan kung ano yung ibig sabihin ng John 3.16, kulang ka pa rin. Kahit pa sabihin natin, alam ko ang Malakay 3, din lang yung sinasabi yan tuwing offertory, kung hindi mo naiintindihan ang inyong ibig sabihin ng Malakay 3.10, useless pa rin. Diba? Kahit pa sabihin natin, I am blessed, kung hindi mo naman yung naiintindihan ang totoong ibig sabihin ng blessed, useless pa rin. Now, as a congregation, a part of a congregation, kailangan nandun tayo sa sinasabi ni Apostle Paul dito sa Ephesians 4:1. I therefore, the prisoner of the Lord. Hindi ibig sabihin, prisoner of the Lord, ibig sabihin, hindi na umlaya. No. Live in life that measures up the standard that God has set when He called you. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation to which you are called. Ibig sabihin, worthy ka na matawag na Kristiyano. God calls us to walk worthy of Him. What happens when we do? Sabi niya dito sa Hebrews 11, the first one is Abel. Ang example dito ng pagiging Kristiyano. Who offered God a more excellent sacrifice. Ano nga ba yung sinakripisyo ni Abel? Nandun yung faith. Next is Enoch. Kung kilala niyo si Enoch, isa din siyang tagapagsalita ng Diyos. Alam niyo ba na si Enoch, hindi isinulat sa Biblia kung siya ay namatay or hindi. Pero ang sinabi sa Biblia ay kinalulugdan siya ng Panginoon. Why? Because he lived to please God. That one day, he walked with God into glory. Ibig sabihin, siya ay namuhay kasama ang Panginoon. So, ganun din tayo. Ini-aim natin na mamuhay kasama ang Panginoon. Ini-aim natin na ma-please ang Panginoon upang kalugdan din tayo ng Diyos. Si Noah, eto, example din ng pananampalataya, ang tunay na pananampalataya si Noah. Noah walked with God in faith as he built the ark. Noong time na binuild ni Noah ang ark, bakit inutusan siya ng Diyos, mag-build ka ng malaking ark? Kasi magkakaroon ng malaking baha. Pero take note, during those times that Noah is building the ark, there is not even a drop of water. Walang ulan, walang bagyo. Pero nagtiwala siya sa Diyos. Kahit pa inuusik siya ng ibang tao, sabihan siyang baliw sa paggawa ng malaking arka. Pinagpatuloy pa rin niya. Tayo minsan, kapag nag-share tayo ng word of God, pinagtatawanan tayo, ano nangyayari? Ano yung feeling natin? Napapahiya tayo, di ba? Nasasaktan tayo. Sus, parang hindi ko naman alam kung anong klaseng pamumuhay meron ka. Pa word of God ka ba? Yun yung mindset natin, di ba? Ang mindset natin, parang hindi ko naman alam, manginginom ka. May pag-share ka ba ng word of God? Parang hindi ko naman alam, mangungutang ka. Parang hindi ko naman alam, chismosa ka. Pero kung kasama mo ang Panginoon, sasabihin mo sa kausap mo, ay, chismosa pa rin ako ngayon, pero ang chinichismis ko, word of God. Diba? Diba? Mas maganda. Inaasap mo, okay, chismosa mo, pero hindi ko na chinichismis ng ibang tao, ang chinichismis ko na ngayon, salita ng Diyos. Diba? Si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Moses. Di ba si Moses noon, tumangki siya na maging alagad ng Diyos because utal-utal siya magsalita. Diba nyo nga? Utal-utal magsalita. Pero pinili siya ng Diyos upang maging alagad niya.
Tayo nga, diretso tayo magsalita. Pero kinakabahan tayo magsalita, di ba? Bakit? Kasi inilisig natin, baka hindi ko magawa yung gusto kong ipagawa sa akin ng Diyos. Magkamali ako. Pagtawanan ako ng ibang tao. Ako nung una kong pagtayo sa loob na, sa pulpit, kabagong-kabago ako. Nanlalamig yung pa ako. Why? Kasi iniisip ko, baka mali yung sasabihin ko. Hindi ako madasaling tao. Hindi ako. Oh, ganun. Magsalita ako. Bawat share ko ng salita, tinitingnan ko sa notebook ko. Diba? Tayo na, tayo lahat na experience natin tumayo sa harapan at magsalita sa harap ng tao. Ano yung feeling natin? Nanginginig tayo, di ba? Ano yung iniisip natin? Hala, naninervyos ako. Hala, gano'n baka haba, paano magsasalita? Ano muna sasabihin ko? Di ba yan yung mindset natin? Pero kung ang isipin natin ang pangako ng Panginoon, I will never leave you. I will never forsake you. I will be with you at the very end of time. Tumayo ka sa harapan. Hayaan mong banal na Espiritu ang mag-guide sa iyo. Kahit pa hindi mo masyadong napag-aralan at kung hinayaan mo ang Panginoon ang gumabay sa iyo. Ang Panginoon ang magbibigay ng salita, mamumutawi sa bibig mo. Tingnan niyo to. Wala akong ibang sinulat kundi salita ng Diyos. Hinayaan ko ang Diyos. Lord, kung ano man ang mga bersikulong ipagkakalo mo sa akin, tulungan mo akong ipaliwanag at ibigay sa kanila, ipaintindi sa kanila, at hayaan kita, Panginoon, na mag-guide sa taong ito na pagsasabihan ko upang maintindihan niya, marisin niya ng maayos ang mga gusto mong iparating sa kanya. Gamitan mo ako bilang instrumento. Yun na ang hihilingin mo sa iyo. And rest assured, mawawala yung kama mo. Rest assured, maiintindihan ng kasama mo. Kahit utak-utak ka, kahit hindi nervyos ka mag-evangelize harap ng ibang tao. Kahit pa sabihin, oh, first time ko. No, do not think of it as a first time. Think of it as an opportunity na gagamitin ka ng Diyos upang maiparating ang salitang yan sa ibang tao. So, purihin ang Panginoon. And I thank God that God uses this opportunity para ma-encourage tayo na hindi lang yung pagdadasal sa loob ng kwarto, kundi napaka-importante rin. Nasa loob tayo ng church, we build that spiritual life kasama ang mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen! Amen! Ihatid sa atin ng Panginoon. Salamat mga kapatid, dahil nandito kayo ngayon. Kasama namin na puri sa Panginoon at ihingi sa kanyang salita. Salamat ang Panginoon. Kantay natin ang Lord, I offer my life. Ating altar song. All I am praise, and joy in God be.
ng pag pag-receive ng komunyon bilang pag-alala sa sakripisyo ng Diyos Panginoong Hesukristo para sa atin. And as we take the bread, we remember the body of Christ that is broken for us. We remember the stripes that He took on our behalf. We remember His betrayal and crucifixion. And as we take this bread, we enter into a solemn moment as a congregation. Hallelujah, Lord Jesus, sa aming pagtanggap, sa banal na tinapay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Hesukristo, na siyang nagsakripisyo ng kanyang buhay, tinanggap ang betrayal at pasakit upang malinisan ang aming mga kasalanan. And as He took the bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body, given for you. Do this in remembrance of me." On the night you were betrayed, you took the bread. After giving thanks, you broke it and said, "This is my body." Saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." On the night you were betrayed, you held the cup. After giving thanks, you lifted it up. "This is my blood." Salvations or your sacrifice for granted. We humbly confess our sinfulness and in need of your redemption. We pray this in your mighty name, Jesus. Amen. 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 So we thank you for the wine and for the bread, for we see the life you gave and the blood you shed, and we
ng Bible din at makikita natin sa Malakay 3:10 ang nakalagay doon ay subukan niyong magbigay at kung hindi bubuos ang mga pagpapala na galing sa kalangitan na siya pong pinagkalob sa atin ng buong kapal. Ang pagbibigay natin ng tithes ay hindi po ay obligasyon po bawat sa atin. Hindi ibig sabihin na i-remind pa ng pastora kung hindi bukal po sa kalooban natin magbigay. Dahil po yun po ang nakasulat sa Biblia na ang bawat isa sa atin ay mag-shares sa ano ng Panginoon. Dahil yan pong pera na yan ay magagamit po sa church, sa mga expenses na pangangailangan. Hindi dahil kay pastora, hindi dahil sa mga kung ano-ano pa ang kailangan ni pastora, kung hindi sa church po magagamit. At saka kung magbibigay din tayo, hayaan natin ang Panginoon magbalik sa atin ng siksikliklik na umaapaw. Dahil tested ko po na rin yan ang pagbibigay at binalik sa akin ng buong-buo at higit sa lahat. Sobra pa. Dahil ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na magbigay ng ating tithes. Hindi naman ibig sabihin na kung magbigay ka, talagang binababawasan na yung sahod natin. Ang pagbibigay kasi ano eh, usang loob. And then, hayaan mo Panginoon, sabihin mo sa Panginoon na Lord, nagbigay ako ng 10%, bahala na po kayo sa akin. At saka ang Diyos na po ang kusang magbalik sa atin ng siksikliklik o maapaw. At doon na lang. Bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. Bring the sacrifice of praise unto the house. Salamat Panginoon dahil nagsama-sama ulit po kami Panginoon at nagkita-kita at pinagsaluhan namin po ang iyong banal na salita Panginoon. Lord, nagbigay ito Panginoon ang mga bawat kapatid ko nandito ngayon Panginoon. Ibalik po sa kanila ang siksikliklik na umaapa Panginoon at higit sa lahat Panginoon. Gamitin mo po ang perang nandito sa aming harap Panginoon upang po magamit po sa aming treasurer sa tamang paraan Panginoon at higit sa lahat. Matuskusan po ang pangangailangan na iyong Iglesia Panginoon, sa iyong church, lalo-lalo po sa GIMG Singapore Panginoon. Alam po namin Panginoon na malaki po ang pangailangan at higit sa lahat Panginoon na may provide po ang tinatakam-takam namin na laptop Panginoon. Alam namin Panginoon na wala po imposible Panginoon dahil sa iyo lamang Panginoon pinagkaloob sa amin ang bawat kailangan ng Panginoon. Lord, maraming salamat sa lahat. Ito po ang samasang dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Pasalamatan muli ang Panginoon. Amen. Walang katapusan na pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon dahil karapat-dapat lamang na siya ay mapurihan. Ibalik natin sa Kanya lahat-lahat ng papuri. Awitin natin ang tanging alay. Salamat sa iyo. Oh,
Gloriyos na ito ang iyong anak, si Padre Romelo Gay. Ngayon, aming Panginoon, ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan, O Diyos. Iniaalay ko, Panginoon, ang kanyang buhay sa iyo. Ano man, Panginoon, ang plano mo sa kanyang buhay, O God, sa kanyang pamilya, sa kanilang mag-asawa, O Diyos. I know, O God, that everything comes according to your plan. And I am offering his life, O God, pour out your Holy Spirit upon him. Clear out his heart, O God. Pakalinisan mo, Panginoon, kung ano man ang bumabagabag at nakalagan sa kanyang puso, sa kanyang nararamdaman, dapat nararamdaman, O Diyos. Panginoon, ay pinagdadasal ko, O God, na pakalinisan mo din ang kanyang kaisipan. Kung ano man, O Diyos, ang pumipigil sa kanya, O Diyos, na makapangyarihan. Ipinagdadasal ko, Ama, na ikaw, O Diyos, ang manaig sa kanyang puso at isipan. Panginoon, pinagdadasal ko, O Diyos, sa kanyang buhay, O Diyos, ang mga plano niya, lalo niya sa kanyang buhay, sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. Lord, walang hindi posible sa iyo. Alam ko, O Diyos, na minamatyagan mo ang kanyang pamumuhay. Alam ko, Panginoon, na ikaw at ikaw lamang ang maghahari sa kanyang buhay. O Diyos, si Brother Roman, Panginoon, matagal na namin kasama. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang nakakaalam sa kung ano ang nasa kanyang kalooban, sa kung ano ang kanyang nasa isipan, O Diyos. At alam ko rin, Panginoon, na there will be a time na magagamit siya sa iyong pangalan. Magagamit mo siya, Panginoon, bilang instrumento sa pagsisilbi sa iyo. Alam ko, Panginoon, na hindi lang ako ang nagdadasal sa kanya. Sampo ng kanyang asawa, Panginoon, iniaalay namin ang buhay ni Brother Roman, O God, na ikaw, O God, ang siyang magturo sa kanya kung ano ang kanyang patutunguhan sa kanyang buhay. Ilawan mo ang kanyang tarahanan, Panginoon. Ikaw ang maging kompas, Panginoon, upang maging malawak pa ang kanyang pananaw sa pagiging buhay Kristiyano. Lord, ikaw na pong bahala sa kanyang kalusugan. Ikaw na pong bahala sa kanyang trabaho, sa kanyang source of income. Sa kanyang pang mga darating na challenges into his spiritual life, into his own life, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbasbas sa kanya. O God, ikaw, Panginoon, ang mag-bless sa kanya. Ikaw, Panginoon, ang mag-alay ng iyong kanang kamay at mag-hilang sa kanyang sugat, sa kanyang puso at isipan, sa kanyang pakiramdam, Panginoon, and most importantly, sa kanyang spiritual life, O God. Yes. Lord, ikaw na po ang mahala sa kanya. And this is all I pray in Jesus' name. Lord, I am praying for Sis Annalie, O God. Alam ko, Panginoon, bilang kayong anak, marami pa siyang kailangan matanggap mula sa iyo, katuwain at pagpapala, Panginoon. Iniaalay ko ang iyong buhay, Panginoon. Iniaalay ko ang buhay ni Sis Annalie, O Diyos. Pakalinisan mo ang kanyang puso, tanggalin mo ang mga magabag at pipigil sa kanya upang magpuri sa iyo, O Diyos. Pakalinisan mo ang puspusan mo ng pagmamahal na walang hanggan ang kanyang puso, Panginoon. Kung ano man, Panginoon, ang kanyang dinatasan sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, O Diyos, sa kanyang mga pangarap mo, Panginoon. Pangarap na ikaw lamang ang makakapagpatupad nito, Panginoon. I am praying that you guide this woman. You guide this child and you guide this soldier, O God, na siyang ginagamit mo bilang kasangga namin sa loob ng church at sa labas, Panginoon. Gamitin mo ang kanyang buhay, O Diyos, upang maging instrumento, upang ipakalat ang iyong mga banal na salita, O Diyos. Nagpapasalamat kami, Panginoon, at dinala mo siya sa loob ng church, dinala mo siya at ginagamit sa loob ng congregations, O God. And I am praying that you continue to bless her life, you continue to prosper her life, you continue to fill your Holy Spirit upon her. And this is all I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Now I am praying for Brother Roman and Sis Lisa, O God. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang laging kasama nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ikaw, O Diyos, ang bumabagabay sa kanila hamang sila nagpupuri sa iyo. Alam ko, Panginoon, na hindi lang sa salita, hindi lang sa awit ang kanilang pagpupuri, kundi lalong-lalong na, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa iyo, O Diyos.
ay higit pa sa lahat, higit pa sa akin at higit pa kanino man, O Diyos, ang kanilang pagtitiwala sa iyo, O God. Lord, here are your children and I know that you prosper them, not just them, but their own families. Ano man ang kanilang mga pinagdadaanan sa kanilang buhay, buhay pamilya, buhay espiritual na pamumuhay, sa kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay, O God, ikaw, Panginoon, ang mag-ilaw sa kanila. Iparamdam mo sa kanila na kinalulugdan mo sila, O Diyos. Iparamdam mo sa kanila, Panginoon, na kung ano man mga ginagawa nila patungkol sa iyo, Panginoon, ito ay nakikita mo at naririnig, O Diyos. At alam mo, Panginoon, na hindi ka bingi at hindi ka bulami sa nakikita ang kanilang sakripisyo. Ang kanilang mga ginagawa, Panginoon, upang pagsilbihan ka. And I know that you give this back to them abundantly. Higit pa sa kanilang na-expect, Panginoon, at patuloy mo, Panginoon, na i-bless ang kanilang buhay. And this is all I pray in Jesus' name. Amen. Amen. And now, as I pray for the whole congregation, so God, samahan mo kami sa aming patuloy na pag-aaral ng iyong salita. Kung ano man, Panginoon, ang aming narinig, natutunan na yung hapon na ito, Panginoon, ay magamit namin sa aming buhay. Panginoon, at sa aming pag-uwi, Panginoon, i-bless mo ang aming sasakyan, i-bless mo ang aming patutumuhan, i-bless mo ang relationship namin, sa pamilya namin, sa mga mahal namin sa buhay, sa mga employers namin, O God, sa mga relationships namin, sa mga kaibigan namin, sa mga kamag-anak namin, Panginoon, and most importantly, Panginoon, i-bless mo ang relasyon namin sa iyo, Panginoon, paitingin mo pa ito at palawagin pa, Panginoon, upang makapag-focus kami lalo sa iyo, O God. At patuloy, Panginoon, ay paalala sa amin na ikaw ang Diyos sa lahat. Ikaw ang hari ng mga hari. At ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng mga pangailangan ng bawat isa sa amin. Lord, sa pagtatapos ng aming servisyo ngayong hapon na ito, Panginoon, idinadasal ko na hindi ito ang huli, kundi ito ay patuloy at patuloy pa na mangyayari pa sa mga susunod pang mga linggo at sa pang-araw-araw namin pananampalataya sa iyo, Diyos. And this is all I pray in Jesus' name. Amen. Thank you.
Ang panahon ng pagbabalik loob sa kanya. Sama-sama! Sama-sama na magkapon sa malan niya. Ang gawa ng lahat mo ay tunuhin na. Halika na! Halika na! Umayo na! Ipahaya ang tagumpay niya. Ayan!